Hallelujah. Please, let's stand to our feet and give a bigger clap to Jesus. We thank you, O God, that you are here.
salita ng Diyos. That word will build your family. The word will build your family. Ang salita na mag-build ng iyong pamilya. The word of God will change your circumstance. Ang salita ng Diyos na magbabago ng inyong mga kalagayan. You did well. One day he was walking in his palace. Sang araw siya naglalakad.
doon sa kanyang palasyo. And he went to live with beasts in the field. At siya'y nabuhay ng mayapa doon. Eating grass. Siya'y nag-aralo. Sinasabi ng Biblia ng kaharian ng Diyos as compared
kung ikukumpara sa kaharian ng tao dito sa mundo, is an everlasting kingdom. Ay walang hanggang kaharian. And the dominion of the kingdom of God, at ang paghahari ng kaharian ng Diyos, endures throughout all generations. Ay para sa lahat ng henerasyon. This means that ang ibig sabihin ito, the kingdom of God ng kaharian ng Diyos has stability, ay may katatagan, and security, at kasiguruhan. No other human kingdom of earth, walang kaharian ng tao sa lupa, including the government of Philippines, kahit ang gobyerno ng Pilipinas, can guarantee you and I, ay kayang magarantiya, eternal stability ng walang hanggang, and security, at kasiguruhan. I was chatting with Sister Ingrid. As nag-chat sila ni Sister Ingrid. And she told me at sinabi sa kanya that she had two citizenships. Na meron daw siyang dalawang citizenship. I was waiting to hear. Hinihintay niya mo ang iyon. When she traveled abroad. Kapag siya travel abroad. To get her second citizenship. Para to guard you para bantayan kayo when
paninindigan o pagtayo ng harapan. It is joy! Ito ay kagalakan! And peace! Kapayapaan! In the Holy Ghost! Sa banal na Espiritu ng Gracias.
siya mananalig kung hindi niya naman naririnig pa siya? And how shall they hear without a preacher? Paano naman siya makaririnig kung wala naman ang akala? Today, ngayon, God has sent you a preacher. Ang Diyos ay nagpadala sa inyo ng manginagal. God has sent you preachers. Siya ay nagpadala ng dalawang manginagal. To preach salvation to you. Para ipangaral ang kaligtasan sa inyo. To preach that you can become a kingdom citizen. Para ipangaral physical problem. Na pwede meron kayong physical na problema. Your problem may not be physical,
pareho pwedeng argumento sa inyong pamilya. Your marriage may also be sick. Ang iyong pagpapamilya ay pwedeng isakit. You may have separated from your husband or your wife. Pwede kayong nagdiwalay. And there is so much pain. At napakasakit. But God has sent us here today. Pero dinala ng Diyos ngayon. Just as Jesus was passing by. Katulad ng paglampas ni the man was blind. Ang tao yan ay bulag. He could not see Jesus. Hindi niya nakikita si Jesus. But he heard Jesus. Pero narinig niya si Jesus. That he was a healer. Na siya ay nagpapagaling. He could open blind eyes. Kaya niya magpakita ng bulag. He could absorb deaf ears. Kaya niya rin magpagaling ng mga binig. He can restore families and bring joy. Kaya niya mag-restore. He can bring marriages together. And he cried to Jesus. Jesus! I have heard that you can do miracles. You can open my eyes. You can put my family together. You can restore my marriage. You can give me a brand new heart. You are not short of body parts in heaven. Body parts. Kaya ito party na talaga ng katawan. Kaya mong gumawa ng ibang party ng katawan. So I cry to you, Jesus. So ako'y nananagoy sa iyo, Panginoon Jesus. And the Bible says, at sinasabi ng banalang salita, that cry for help. Tayo mo'y sumigaw sa kanya ng there were many people around Jesus. Napakaraming tao sa paligid ni Jesus. Today there are many people here. Pwedeng maraming tao katulad natin. When we rise to pray, kapag tayo tumayo at nananalangin, don't think about your brother or your sister. Huwag mong tignan lang yung kapatid. Be like blind Bartimaeus. Katulad ni blind Bartimaeus. He was blind to all the distractions around him. Pwedeng bulag tayo. All he knew ang alam niya that Jesus can open my eyes. Ang alam ni Bartimaeus, Jesus ay kaya magpagpunas ng kanyang mata. So Jesus called him. So tinawag siya niya. Jesus is calling you. Tinatawag po ba yun ang Panginoong Jesus? And Jesus knew that he was blind and wanted his eyes to be opened. Alam niya Jesus na siya'y bulag. Gusto niyang makakita. But Jesus asked him. Pero tinanong pa rin si Jesus. What do you want me to do for you? Ano ba gusto mong gawin ko sa iyo? Today Jesus is asking you. Ngayon, tinatanong ko kayo. He knows what you need. Alam niya po kung ano kailangan niyo. He knows that you need healing for your kidneys. Alam niya na kung may sakit kayo sa kidney, pagkagaling mo. He knows you need healing for your family. Alam niya rin na kailangan niyo ng kagalingan sa iyo. He knows you need healing for your finances. Alam niya rin na kailangan niya ng kagalingan. But he was to ask you. Ang Panginoon ay nagtatanong sa iyo. But if you said that I will receive my sight. At sinabi niya na gusto kong makakita. And Jesus healed him. At pinagaling siya. And he received his sight. At tinanggap niya. And followed Jesus. At sumunod siya. Paliwanag sa inyo kung paano matatanggap natin ang kagaling. The first way that people receive their healing is by the word of God. Para matanggap ninyo ang kagalingan ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Would you agree with me that if the new president says that tomorrow we are going to increase your benefit, that would happen? Pwede niyo bang sabihin sa mayroong pangulo na bukas ay mismo ang beneficyo natin. Do you agree? Okay. Do you believe in the word of the president? Naniniwala ba kayo sa kayamanan ng presidente?
sinabi ng Panginoon sa inyo na bukas ay tatasan ko ang mga benefisyo niyo. Ito ba'y mangyayari? Because His word carries power. Ito'y mangyayari dahil siya may kapangyarihan doon. But the word of God, pero ang salita ng Diyos, is more powerful, ay mas higit na makapangyarihan, than the word of the president. Kaya sa salita ng sa Panginoon. The Bible says, sinabi ng salita ng Diyos, The Bible says, sabi ng Biblia, when Jesus said to blind
Another way people receive that healing. Ibang paraan para tanggapin ang kagalingan. It's when Jesus touched them. Kapag hinipo ni Jesus. The Bible tells us that many were brought to Jesus. Ay kapag ang tao ay dumanap kay Jesus. When they were in the presence of Jesus, like you are in the presence of Jesus. Ngayon, kung tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. There was the power of God. May kapangyarihan ng Diyos po. To heal the sick. Para magpagaling ng isa. To deliver the oppressed. Para palayain ang mga oppressed. Turn to someone sitting next to you. Sabihin mo sa iyong katabi. Tell them, did you know? Alam mo ba? If you didn't know, I'm telling you. You are in the presence of Jesus. The power of God is here. To heal your sick body. Para pagalingin ang iyong katawan may sakit. To heal your emotions. Kung ano man ang iyong emosyon, problema ng emosyon. To heal your family. Para pagalingin ang iyong pamilya. To heal your marriage. Pagalingin ang iyong mag-asawa. Hallelujah. Please rise to your feet. Rise to your feet. And begin to thank the Lord for His word. Rekata basa karoshi brande, rima tuka para basi karegose, reta basi karoshi brande kere basa, rima tuli vanda basa brande kere bose, leba taka basu kare bose, rete basa kata basa brande. Every eye closed in this place. You have heard the word of God today. That the kingdom of God, the government of God, is superior, is more powerful than all governments. Today, God is calling you to become a citizen of the kingdom of God. So that you can enjoy all the benefits of God's kingdom. All you need to do is to say yes to Jesus. So if you are here, you don't need to travel to the United Kingdom. Kung hindi mo pa hinahanda sa iyong mamahay, I want you to take the next step.
Nais po ng panalangin. Sige po. Social welfare staff will help and guide you.
Jesus. God, I rule over your life from today. Thank you, Lord. God bless you. Can the precious help when you give it to our beloved brothers and sisters? You can please go to your seat. Don't go yet, because we are going to pray for those that are physically sick. Hallelujah.
yung preparation? Medyo magagana. Dati po ba nagpapalaktop niya ng ganyan? Masakit siya, madalas. Oo. Kasi may maintenance naman ako eh. Amen. Amen.
Thank you.
Jesus. Minister of deliverance. I impact the mountain of hell upon you. Receive it. Fire! Thank you, Jesus. Thank you.
Salamat po, Lord, kaya iba naman ang tinatama. Kaya sa mga ganong kalagay ng Diyos ay pwede mong pagaling. Amen. Thank you.
I want you to know that I did not come to take your money. But when you are a kingdom of God citizen, there are certain principles that when you follow those principles, you will receive. The world will tell you that when you are poor, that when you don't have money, nobody must ask you to give. One peso. You see, Jesus, the widow, coins, but she gave more than
naniniwala